ibinalik niya atensyon kay Wesley at inirapan ito. Na para bang ginagawa ko yun sa kahit na sinong lalaki. I doubt if it looks like kahit na sinong lalaki, Talia. Matabang nitong sabi. Binalik ang tingin sa mesa ng dalawang lalaki. Ang tinutukoy ko ang mas nakakabata. Talia took a deep calming breath. Dahil muli, tulad na nangyari kapag nakikita o nagtatagpo sila ni Sam, nagsisimulang magliparan ng mga paru-paro sa tiyan niya. Anong ginagawa nito sa lipa sa mismong araw na naroon siya? At bakit sa mismong coffee shop na ito? Naroon na ba ito nung dumating siya? The coffee shop was mostly catered by the elite. Hindi dapat pagtaka na yun mismo ang pwede nitong puntahan. At marahil nagkataon lamang na pareho silang nasa lipa noong araw na iyon at sa pareho ring coffee shop. Tinuon niya atensyon sa muffins niya. She took a bite and another bite, then with her mouth half full. "Speak of the devil," she murmured irritably. "It is Sam Sandoval. Hindi ko kilalang matandang lalaking kasama niya sa mesa." "Wow," usal ni Wesley. Sumandal at kaswal na dinaan ang tingin ng dalawang lalaki. "So that's the enemy." Then he was thoughtful. "You know what? Your pretty boy is familiar. Para bang nakikita ko na siya rito? Oh well, mas malimit ako rito kaysa sa iyo dahil mas malapit ito sa shop. So, anong ginagawa niya rito?" "I am wondering myself," sagot niya. Pero binalik ng isip ang description ni Wesley kay Sam. Pretty boy. Nakasuto ng puting Lacoste sports shirts na may dalawang pink stripes sa harapan. Nakapalobi yon sa kupasin at hapit na pantalong maong na naghahantan ng matipunong hita at binti. Patamad itong nakahilig sa kanyang inuupuan. A corner of his mouth twitched in a lady's smile. Nakukuha nitong atensyon ng ilang kababaihang malapit sa kinaupuan nito, maliban pa sa tatlong teenager na nakaupo sa tagilirang mesa nito. Naghagikikan at nagsisikuhan habang hantaran na tinititigan si Sam, but did not seem to notice. Sanay na ito sa mga babaeng nagpapakita ng paghanga mula pa pagkabata. Sam was not pretty boy handsome. Minanan ito ang dugong banyaga ng mga ninuno, manipis at matangos ang ilong, ang hindi nawawalang pinong tubo ng balbas sa paligid ng panga, and a square dot that looked as solid as a rock. No, he wasn't pretty. Sam was striking and dangerously exciting, with his bold dark eyes and the lazy sensual curve of his mouth. "Hey!" Pukaw ni Wesley sa matagal niyang pagkakatitig kay Sam. "Kung regular siyang customer dito, hindi ka takatakang pamilyar siya sa'yo. Sinagot na rin yun ang huling tanong mo." Dinampot niya ang tasa upang maging higupin ang lumalamig ng kape. Nasa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang tumayo si Sam at lumakad patungo sa kanila. "What do you want me to do?" "Nothing," aniya. Hindi niya pinansin na biglang nanginig ang kamay niya na nakahawak sa tasa. Ibinabaan niyang muli iyon sa platito. She looked up and smiled at him. "Hello, Sam," gumanti ito ng ngiti. "Hello, Talia," anito tinawakan ng isang kamay niya. His startled eyes met his. What she saw was something hot and dangerous, na agad itong naitago ng yumuko at hagdan ang daliri niya. Her heart hammered on her chest. Her lips were soft and warm. Mataktikan niyang hinihilap pabalik ang kamay mula rito, subalit hindi yun pinapakawalan Sam. Sa halip, banay na humahaplos ang daliri nito sa mga palad niya. It was a subtle imitation of sex, at natitiyak niyang tinutuya siya nito. Subalit ang traidor niyang katawan agad na tumutugon. Her nipples tightened against the lace of her bra. "Binigla mo ko, Talia. Nakita na kita nung pumasok ka. Babatiin sana kita agad pero napuna kong may naghihintay sa'yo." Nilingan ito si Wesley. "This is my friend, Wesley. Si Sam Sandoval. Magkababayan kami ni Talia." Agap nito. "Magkaibigan na ba kayong matagal? 4-5 years? Kaswal na sagot ni Wesley. "Ako ang shop na manager niya." "I see." Tumango-tango ito. "Then, shop?" Banayad na sinipan ni Talia sa ilalim ng mesa si Wesley, pero hindi siya pinansin ito. "Orion, it's a jewelry store." There was a hint of pride in Wesley's tone. "May dalawang branch ang shop dito sa Lipa, isa sa mismong syudad at isa sa Robinson's." "I'm impressed, Talia," he said, smiling at her. "You've done well." "Oh, I inherited the shop from my husband. I had all his money and business." Umaagos ang sarkasmo sa tinig niya. "Don't believe her," ani Wesley, smiling to no one in particular. Pinalago niya ang jewelry shop ng pamilya. She had this talent for jewelry designing, and she's also our top sales agent. "Really?" Sam said thoughtfully. May nakiraan sa mga mata nito. If Talia was self-centered, she would have named it as admiration, coupled with respect. Dream on, Talia. Sam would never admire an Almeda,
if that Almeida happened to be the president of the country, let alone respect. Sa sandaling iyon, lumapit ang Maitre D at may binunong kay Sam. Nakita niya ang pagguhit ng iritasyon sa mga mata nito. Marahil mahalaga ang sinabi ng Maitre D dahil binalingan sila ni Sam. Excuse me, I have an important call and... Sinuyod ito ng tingin ang laman ng mesa nila. It's on the house. Wika nito si Maitre D at pagkatapos niyo ko sa Talia. I own this place. Ang ngiting ibinigay ni Sam sa kanya, hindi ngiti ng paghambog. Sam was many things but never boastful. Ang ngiti upang bigyan din sa kanya na kahit sa lipa, nasa teritoryo na naman nito si Talia. And Talia, Sam said, don't leave yet, I need to talk to you. Tumalikod at hindi malang hinintay ko ano magiging sagot niya. That is why he is familiar. Nakikita ko marahil siya rito. Komento ni Westy habang sinusundan ng tingin si Sam. Ang galamay ng kaaway mo umaabot hanggang lipa, Talia. Na hindi siya makahagilap ng sasabihin. Matindi ang pagkadismay at panghihinayang na nararamdaman niya. Gusto niyang lugar na ito mula nang itayo ito ilang buwan na nakakalipas. She had conducted her business in this coffee shop twice or three times already. Ang ilang customers niya gusto rin ang lugar na ito dahil sa tahimik na kapaligiran. Ngayon wala siyang magagawa kundi maghanap na lang ng ibang lugar. Tumayo si Wesley. Well, paminsan-minsan, masarap mag-almasal ng libre. He grinned. Your pretty boy said he wants to talk to you. Mauna na ako. He's not my pretty boy. Damn you, Wes. Tumayo siya. Sabay na tayo. Dumukot siya ng pera sa wallet at iniman sa mesa. Libre ang almusal pero lagi nagtitip siya sa waiter para sa serbisyo ng mga ito. Nang lumabas sila, palihim niyang nilinga ang mesa ni Sam pero wala ito roon. Kahit ang kasama nito, the disappointment she felt confused her. Umaambon pa rin, ani Wesley. Papayungan ka ng gwardya patungo sa kotse mo. I'll be fine, ani Talia sa gwardya. Mahina naman ang ambon. She followed Wesley to his car. So, tutuloy na ba ako sa Trinidad? Tanong nito habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Okay, good luck. Pinagbas na niyang mailabas itong sasakyan sa parking lot at hanggang sa makapag-maniobra ito sa kabilang daan patungo sa Trinidad. Nang mawala ang sasakyan nito sa paningin niya, lumakad na siya patungo sa pinagparadaan ng sasakyan na ang laman ng isip ay magiging resulta ng pag-iimbestiga ni Wesley. Sana makakuha ito ng impormasyong maaaring niyang iugnay sa nakaraan. Natitiyak niyang hindi siya matatahimik hanggat niya nalalaman kung ano talaga nangyari ng gabing iyon. Magkasabay na nawala sina JC at Barbara. Nasa dulo ang kotse niya and the parking was deserted. Bahagya pa siyang giniginaw. Hindi man malakas ang ambon ay mahangin naman at nababasa pa rin siya. Pasado alas 5 pa lang ng hapon pero madilim na dahil sa hindi magandang lagay ng panahon. Malapit na siya sa sasakyan niya nang may humawak sa braso niya. Ang unang pumasok sa isip niya, panganib, lalo't madilim na sa bahaging iyon. Reflexively, umigkas ang siko niya at tumamayin sa sikmura ng kung sino mang humawak sa kanya. She heard a grunt. Ang tangka niyang pagsigaw na kulong sa lalamunan niya nang hawakan sa nitong mulit marahas na hinila patungo rito. Sa muling pagkaramdam ng panganib, nagpamigla siya at ang intensyon ay patamaan ng tuhod niya ang pagitan ng mga binti nito. No hitting below the belt, Talia darling, said a familiar and amused tone. Lord Talia, he said, still holding her hands. Sam, if you are as wild as this in bed, then it must be one hell of a ride. Ang panghilakbot sa sinabi nito at ang relief na naramdaman na hindi naman pala siya nanganib ay hindi nagpabawas sa galit na nararamdaman niya. Sa kabila ng hinihingal pa siya sa ginawang panlalaban, marahas niya itong itinulak. You beast! Akala ko masamang loob lang humahawak sa akin. He was amused. Not in my property, sweetheart. Besides, nakasunod ako ng tingin sa iyo mula pa kaninang lumabas ka ng coffee shop. Nalingon ito ang building ng coffee shop. Ang mezzanine na puro salamin, ang dingding which she presumed the office, ay nakatanaw sa buong parking. Besides, kung mag-aangat ka ng paningin, may security guard sa kanang bahagi mo. Instinctively, tumingin sa dulong kanan ng parking sa Talia. May security guards hot doon na bahagyang natatabingan ng malalagong santa na tatatanaw niyang nakatingin ang gwardya sa kanila. Curiosity in his eyes. Malayo sa ibang business establishments ang lugar na ito, tinitiyak kong safe ang mga customers. Hindi magandang imahe kung may mababalitaan na na-hold up dito. Inalis niya sa mukha ang inang hibla ng buhok niya na ipinlaster doon ng hangit at ng ambon. It's nice to know that I'm safe in this place, she said in a false sweetness. Now if you'll excuse me, gusto ko makauwi bago pa lumakas ang ulan. Narinig ko may bagyong darating. Tumingala ito sa nagdidilim na kalangitan. Hindi alintan ang mahinang ulan na bumabasa sa mukha nito.
Thalia could not take her eyes off his solid neck. What if she tiptoed and planted a kiss on his throat? Pinilig niyang agaw sa isip. My God, what was she thinking? At sa nakikita ko, madilim ang buong kalangitan, Thalia. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Ang mumunting patak na ampon ay bumasa sa mukha nito. Delikadong bumiyahe pabalik ng Trinidad sa ganitong uri ng panahon. The mezzanine floor was not only my office but my home as well when I am in the pa. I'm inviting you to stay the night and then we can talk. Napanganga si Thalia. Di niya maintindihan kung bakit lagi na may sexual innuendos ang mga sinasabi nito. She gave him a false smile. Thanks for inviting me, Sandoval. I'll spend the night in your house, of course, when hell freezes over. Tinignan ni Sam si Thalia. Ilang pulgada lang ang layan nito sa kanya at may palagay siyang narinig na niya ang tibok ng puso nito. Kanina nang hapitin niya ito, naramdaman niya ang dibdib nito sa dibdib niya sa kabila ng mga suot nila. Her breasts were round and luscious. Lord, but he wanted to see them, touch them, taste them. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang ang pakiramdam niya para kay Thalia. Tila ba nasa isang electrical field siya tuwing kaharap ito? Ang tayong pagkakataong hindi siya nakadama ng sexual na damdamin dito ay nang ma-hospital ito at nang yakapin niya ito upang aluin sa buhay nito. He had felt protective. Something he reserved for Sophia and Emma. He must be mad, but he was always looking forward to meeting her, though he already expected that meeting her would lead to fighting with her. Pero ang makipagtalo kay Thalia, mas kapanapanabik kaysa sa alinmang pakikipagtalik niya sa ibang babae. Sabihin mo sa akin dito kung anong gusto mong sabihin. Putuloy Thalia sa dalay ng isip niya. Nasa ilalim tayo ng ulanan, Thalia. Pareho tayong mababasa. I won't melt, Sandoval, so talk. He sighed impatiently. Gusto kong bilhin ulit sa iyo ang mga bahay ng Minyes. Doble sa ibinayad mo. Bahagyang naningkit ang mga mata nito. Hindi magandang desisyon yan para sa isang negosyanteng tulad mo. Wika nito sa banay na tinig pero nahihimigan ni Sam ang galit sa ilalim niyon. Kaya kong gawin yon pero ikaw, kaya mo bang tanggihan ang alok ko? Muli itong umiti. Sa pagkakataon yun, isang kasiyasiyang iti. Kahit triplehin mo pang bayad, Sandoval, I would not sell the house. He went still. Nangangahulugan lamang iyon na may magawa siya para sa sarili nito sa Dali Almeda sa nakalipas na 11 taon. Iginapang nitong sarili mula sa lusak na kinalalagyan ng mga magulang at half-siblings nito. Odd, but he felt pride rose in his chest for her. She was not a shy 15-year-old anymore. She was a grown woman, a widow for that matter. Walang kinatatakutan. Hindi madaling alisin sa buhay nila mag-iina ang isang tulad ni Thalia Almeda. At muli, gumapang ang pagnanasa sa kalamnan niya na tulad ng isang kamandag. Kahit kailan hindi siya naaliw o nagkagusto sa mga babaeng mahina, mga babaeng lagi nakadepende sa mga lalaki sa lahat ng aspeto ng buhay nila tulad din na Sophia at Emma. And there was nothing weak about Thalia at hindi niya kayang supilin ang matinding pagnanasang nararamdaman niya para dito. He wanted to kiss those luscious lips tulad ni Barbara. Makinis at maputi ang balat nito. Genes both women inherited from Barbara's foreigner of a father, kung sino man yun. Gusto niyang markahan ang balat nito sa pamamagitan ng mga halik niya. Gusto niyang paglakbayin ang mga labi niya sa buong katawan nito hanggang sa pagitan ng mga binti ni Thalia at alamin kung kasimbango iyon ang masarap na amoy na nalalanghap niya rito. Tuwing ay nasa bango na isang babae ang kahinaan niya, subalit ang nalalanghap niya mula kay Thalia ay kakaiba. Sweet and enticing, and it made every muscle in his body tighten. With lust, he could not think straight, and he hated himself for that. Hindi niya maaaring sundan ang yapak ng ama niya. Hanggang ngayon, hindi niya makuhang mapatawad sa JC sa pag-iwan sa kanila at sumama kay Barbara. For heaven's sake, Barbara was this woman's mother. It would tantamount to betraying Sophia and Emma. Nang abutin ni Thalia ang door handle ng kotse nito, mabilis na itong hinawakan sa braso. Madulas ang daan sa zigzag. Again, that saccharine smile. Thanks for the concern, Sandoval. But no thanks. I have a house here in La Pa. I had been married, remember? Hinihintay na ako ng mother-in-law ko. The truth struck him as if he were stupid. Hindi niya naisip yun. O joke nang hindi niya mapigilang damdamin. Marahas niyang hinila sa Thalia, pahapit sa kanya. Napakaraming dahilan para hindi siya dapat maakit sa babaeng ito, maliban sa pagkapuot. Pero hindi yun ang dinidikta ng isip at damdamin niya at ng katawan niya. He wanted her. All reasons were secondary. Napasinghap si Thalia nang ipulupot niyang braso niya sa bewang nito. Her softness and her scent were so potent like wine, it went to his head. Her soft brown eyes widened. Inilagay nito ang mga palad sa dibdib niya upang harangan ang pagkakadikit nila.
but he felt her fingers on his own nipples. A shiver rippled through his body. Hubigpit ang pagkakahawak niya sa bebang nito at natitiyak niyang tinaas niya sa taliya mula sa lupa. Then he bent his head, covered her surprised mouth with his own to feed his hunger. Napaungol si Sam. Tila siya humalik sa mga talutot ng rosas. Taliya's lips were soft and velvety. Ikiniling niyang ulo niya at nilaliman ng halik. He thrust his tongue and forced her mouth to open. Ang mga labi ni Taliya sumunod na tila bulaklak na nagsisimulang namumukadkad. Tila gustong sumabog ng mga ugat niya sa uri ng sensasyong noon lamang niya naramdaman. He held her buttocks against his hardness. He felt her shiver. Narinig niyang mahihin ang ungol nito. Her hips moved rhythmically and arched her body to meet his. Male triumph surged through him. Lalo pa lang tumaas ang mga kamay na Taliya patungo sa leg niya at kumapit noon. Sam moved her to her car, forcing her against the car door. Sa kalayuan narinig niyang mahinang pagkulog, gayon din ang ilang tinig sa hindi kalayuan, pero walang kahulugan iyon. Tila nagliliyab na apoy sa Taliya sa mga bisig niya. She was responding wildly against his touch, his kiss. He wanted more. Tinaas niya ito sa pinto na sasakyan upang magtapat ang pagitan ng mga binti nila. He thrust against the soft V of her thighs. Isang malakas na kulog ang narinig niya mula sa kalangitan, kasabay ng paglakas ng ulan. Sandali siyang napatingal at nakadama ng iritasyon dahil nakuha na nito ang atensyon niya. Sapat yun upang magising mula sa pagkakahimbing sa Taliya. Napasingapit at marahasi ang tinulak. Speechless, she stared at him for a moment. Droplets of rain pelted against her face. Nasa mga mata ni Taliya ang kalituhan at pagkamangha and self-deprecation na tila bang sandaling nitong pagkawala sa katinoan ay isang malaking kasalanan sa bahagi nito. Pagkaway nagmamadali nitong kinapa, ang door handle ng sasakyan nito at nagbagamadaling pumasok. Mabilis na pinaandar ni Taliya ang kotse pa atras at nagmaniobra sa hindi kalayuan sa nanginginig ng mga kamay. Sa rearview mirror nakita niyang nanatiling nakatayo roon si Sam. The turmoil on his face mirrored her own. Hindi niya alam kung paano niyang nailabas sa parking lot ang sasakyan. In her turbulent mind, she could have been an accident. Nagminaro siya at pagkatapos sininto sa gilid ng highway ang sasakyan, flashing her rear warning lights. May ilang beses pa siyang humugot at naglabas ng hininga upang humingi ng sarili. May ilang sandali siya nakatitig sa wiper na sasakyan niya habang nagparot-parito iyon sa paghawi ng mga patak ng ulan sa windshield. At pagkatapos bigla siyang bumulalas ng iyak at sumubsob sa manubela ng matanto na sa kauna-unahang pagkakataon ang damdamin. She loved Sam Sandoval. She had loved him forever. Then and now, nothing else mattered. Hindi ang ginawa nito sa pamilya niya sa nakalipas na 11 taon. Hindi ang pagkawala ng nanay niya at ng ama nito. Hindi ang patuloy nitong pagtataboy sa kanya sa Trinidad. He was the center of her life since she was 10 years old. Yon ang unang pagkakataong nakita niya ito sa bayan, nakamotorsiklo. Sa likod nakaangkas ang noon ni kasalukuyang girlfriend. And it did not matter if Sam lusted her, just as JC had Barbara. It did not matter if to him she was a whore, just as her mother was. It terribly hurt, yes, but she loved him. She had always loved him. She had kept her in her heart for the past 11 years. That night 11 years ago was their unseen bond. She just had not realized it sooner. Nagiinit ang mukha niya sa matinding kahiyan at sama ng loob. Iisipin itong tiyak na tulad sa ni Barbara, her mother's clone. The way she moaned like a stupid fool when he thrust his arousal against the soft notch of her legs. At kahit hanggang sa mga sandaling iyon, naroon pa rin ang nagbabagang init na nilikha ni Sam sa katawan niya. Why was life so damn unfair? Ngayon alam na ni Sam ang damdamin niya rito. Not the love she felt for him, but that she was weak when it came to him. Sam was a predator. Isang munting pagkakamali at pagpapakita ng kahinaan, and he would draw in straight for the kill. Hindi ito titigil hanggat di nito nakukuha ang gusto. And then he would know. Dahil natitiyak niyang sa susunod ay hindi niya magagawang tumanggi dito. Dahil buong buhay niya nakaukol kay Sam. Sa opisina niya sa mezzanine, kausap ni Sam ang Major D. Nakita ko kaninang mukhang magkakilala kay Natalia Dan. Si Mrs. Andrada, ang tinutukoy ninyo, sir? Andrada? Of course. Yun ang pangalan na napangasawa nito. Yes, siyang tinutukoy ko. Sa nakikita ko matagal siyang customer ng coffee shop. Nakapagtatakang di kami nagkakatagpo rito. Isang buwan po mula na mabuksan ng LaRouche ay palaging palagi ang customer natin si Mrs. Andrada. Minsan po may mga kasama siyang customer. So, alam mo ba kung anong negosyo ni Mrs. Andrada? Minsan po kasi binigyan niya ako ng calling card niya kung gusto ko raw po mag-recommend ng customer na mahilig sa mga alahas. I actually had given her one, sir, si Mrs. Pelayo po.
Nabigyan po ako ni Mrs. Andrada ng tipster fee. He gave a satisfying grin. Hindi siya kumibo. Si Mrs. Pelayo ay ang asawa ng kausap niya kanina na gusto mag-franchise sa Maynila. Have you been to her shop? Anong masasabi mo sa shop niya? Lumapad ang ngiti ng Maitre D. Ang Orion, sir, ang pinakamalaking jewelry shop dito sa Lipa. Kung mapapasyal kayo sa Robinsons, kayo na pong humusga. May branch din po yun sa commercial center sa bayan at may mga ahente si Mrs. Andrada, sir. Tumangot-tango siya at pinalis na ang Maitre D. Isang matagumpay ng negosyante sa Teria. Pinatutunayan iyon ang pakikipaghamonan nito sa kanya kanina. Pero bakit hindi pinangalandakan ni Talia iyon sa Trinidad para makaganti mo lang sa mga taong nanlait sa paminan nito noong araw? It did not take a genius to figure that out. Natatakot si Talia na baka may gawin siyang hindi maganda sa negosyo nito. Lipa City was not that far from Trinidad. He had businesses here too. Bagaman ngayon lang nalaman ni Talia na pag-aari niya ang restaurant na ito ay nanatili itong maingat. Hindi maganda ang opinion ni Talia sa kanya. Pero ano ba ang dapat niya ipagtaka doon? Huwag nang sabihin pa ang ginawa niya rito nung 11 taong gulang to. Kundi ang pagnanais niyang hadlangan ang pananatili nito sa Trinidad. Sa maraming pagkakataon, natitiyak na niyang masamang taong tingin nito sa kanya. Until minutes ago, she returned his kisses, his touch. Ang pagtugon nito ay nanatili pang nasa ugat niya hanggang ngayon. And it was obvious that she desired him as much as he did. Hindi importante ang mga kadahilan na nakapagitan sa kanila. Ang ina nito, ang papa niya, ang ina at kapatid niya. Hindi yun pinahalaga ng kanilang katawan. Binatilyo pa lang siya, hindi na mabilang ang mga babaeng nagpapaugnay sa kanya. Getting sex had been so easy. Pero walang naghanda para sa kanya sa maging reaksyon niya para kay Talia. Tila iyon virus na gumagapang sa buong pagkatao niya, eating at him. At natitiyak niyang pareho sila ng nadarama. Ni hindi nga nila magawang tingnan ng isa't isa na hindi sila ginagapangan ng init. At tuwing magkakadikit sila sa isa't isa ay agad silang nagliliyab. Tumayo siya. Tinanaw mula sa malamig na dingding ang parking lot sa bahaging kung saan kani-kanina lang ang nagirealisasyon niya sa mga damdamin nila ni Talia. He had to do something. Una, kailangan mapalisa sa Talia sa Trinidad para sa katiwasayan ng pamilya niya. Ikalawa, kailangan mapasa kanya ito. He had to settle her in some other place. He'd buy another house, bigger, sa Tagaytay kaya kung saan binalak niya magtayo ng isa pang branch ng La Roche. Ano ang mangyayari? Hindi siya papayag na hindi niya maaangkin sa Talia. Kinalo Nessa nang bumalik sa Trinidad sa Talia dahil na rin sa kagustuhan ni Clement. Nasa bahay na siya nang tawagin siya ni Wesley. Pabalik nito sa Lipa, humihingi ng paumanhin na negatibong resulta ng pag-iimbestiga nito. Subalit tatlong oras matapos ang pag-uusap na iyon, dumating sa bahay niya si Wesley. Hey, what's wrong? Gulat niyang tanong na mapagbuksan niya ito ng pinto. Akala ko ba nasa daan ka na pabalik sa Lipa? I drove back here, he said. Humakbang patungo sa sofa at naupo. Nakita ni Talia ang paglalim ng guhit ito sa noo, tanda ng pag-aalala. Something's wrong, Wesley? Hindi ko sana gustong malaman mo ito, total. Wala naman nangyayari sa akin. Pero naisip kong mas mabuting malaman mo para maisip mong hindi ligtas sa manatili ka sa Trinidad, Talia. Napaupo sa karap na sofa si Talia, a worried frown on her forehead. Oh, what are you talking about? Wesley's face darkened. Sa zigzag, isang miniature ka nagtatangkang sumuro sa jeep patungo sa bangin. Talia, ilang sandali bago narehistro sa isip niya ang sinasabi nito. Oh God, Wes! Napalapit siya rito. Ano nangyari? Nasaktan ka ba? Marahil kung hindi ko suot ang seatbelt ko, binunggo niyang likuran ng bumper ng jeep. Nag-isang linyang bibig nito. Nagtuloy-tuloy ako sa pababang zigzag. Kung hindi buong isip ko at nakontrol ang manibela, malamang sa bangin ako pinulot. Malakas na napaungol sa Talia. It's my fault. It's my fault. Hindi kita dapat inutusan para... Talia, calm down. Utos ni Wesley at hinawakan siya sa mga balikat dahil nag-i-hysterial na siya. Dalawang muntik-muntika na aksidente sa kanilang pareho sa pagitan lamang ng ilang araw. Walang nangyari. Hindi ako nasaktan. Bagaman natakot ako ng sandaling roon. Sa palagay mo, may kinalaman dito ang ginawa mong pag-iimbestiga? Natitiyak ko. Walang ibang sasakyan sa daan, maliban sa akin. Nung makita ng driver ng truck na hindi ako dumiretso sa bangin, hinabol niya ako, Talia. Oh God, calm down! Muling sabi ni Wesley. Maliit ang sasakyan ko at madali kong nalaro ang manibela. Nasa zigzag na ulit ako, namatiyak kong hindi niya ako tatantanan. Hinintay kong mapalapit siya ng husto sa akin at alam ko, bubelo siya para suriin ako. I was ready for him. Agad kong niliko ang jeep pabalik. Talia, sa kabilang lane. Nanlaki ang mga mata ni Talia. It was a near-death experience. She knew the zigzag.
Malalim ang bangin sa kanang bahagi. What happened? Ang konkretong harang sa gilid ang nasuro niya. Nag-ibit ito ng mga balikat na parang wala nangyari. Ang truck ang dumiretso sa bangin. Hindi ako huminto para panoorin ang nangyari. I drove back here. Napasubsob sa libdib ng kaibigan si Talia. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyari sa iyo, Wesley. She said shakily. Wesley grinned. I will tell you a secret about me, Talia. He said gently. Dati ako nakipagkararahan sa fast lane. Walang kabagay-bagay nangyari. So you two are friends. Wika ng sarkasik kong tinig mula sa nakabukas na pinto. Mabilis na kumawala kay Wesley sa Talia at napalingon. Nakatayo sa pintuan si Sam. Nakatiim ang mga bagang. Hello, Mr. Sandoval. Bali walang bati ni Wesley na tumayo. Pero bago humakbang, binulungan si Talia. I can sense a storm brewing, Talia. I don't want to be caught in between. I'd better go. Napahugot ng hininga si Talia. Biglang nanariwa ang eksena sa parking lot sa nakalipas sa 2 araw. Naramdaman niya ang pag-init ng mukha niya. Please come in. Anyaya niya. Pumasok sa loob si Sam. Hindi tinago ang iritasyong nararamdaman. Matalim ang mga matang nakatuon kay Wesley. Ang panibughong nararamdaman tila kamandag na unti-unting kumakalat sa ugat nito. Mauuna na ako sa iyo, Mr. Sandoval. Ani Wesley na bahagya lang tinanguan ni Sam. Iyahatid na kita sa sasakyan mo, Wes. Alok ni Talia. Sa ibaba, hindi agad pinandar ni Wesley ang sasakyan. Ibinaba nito ang windshield. I want you to pack and leave now, Talia. Kinakabahan ako sa nangyayari. Kung gusto mo, hintayin kita. Babalikan na lang natin ang mga gamit mo sa ibang araw. Tumigas ang mukha ni Talia. No, Wes. Lalo lang tumibay ang hinala kung may kinalaman nito sa sabay na pagkawala ni nanay at Chasey noon. At yun, ang gusto ko malaman. Who could have done this, Talia? Hindi siya agad nakasagot. Wala sa loob na lumingon siya sa bahay. Nasa pinto si Sam at nakamasid sa kanila. Impatience all over his handsome face. Binalik niya ang mga mata kay Wesley. Puno iyon ng paghihinala kay Sam. No, Talia. I don't think Sam had something to do with this. Hindi alam ni Sam na narito ako sa Trinidad. Besides, ano magiging dahilan niya para gawin sa akin yun? Kung ganun, anong dahilan at may nagtatangkang ihulog ka sa bangin? She asked angrily. Pagbalik mo sa Maynila, gusto kong bumayad ka ng PI. Makapagsisimula siya sa immigration, pagkatapos sa LTO sa Maynila at ganun din sa mga kalapitbayan dito. Hindi ko matandaan ang plate number ng kotse ni JC, pero sa nakalipas ng mga taon, di akong nagparinyo siya ni rehistro. Unless he is dead. Napahugot ng hininga sa Talia. Hindi niya may minsang naisip yun. Walang taong basa na lang umalis nang hindi nag-iwan ng bakas malibang ito'y matagal lang patay. Malibang may nais itong protektahan, ang babaeng sinamahan. Sa mga napagtanungan ko, walang ibang umalis sa bayang ito. Sa mismong araw na nawala ang nanay mo at sa JC Sandoval. Talia? Ani Wesley na tina nahuhulaan ang itinatakbo ng isip niya. Paano ka nakakatiyak? This is a small town. May iugnang ng mga taong pagkawala ng isa sa gabing iyon. Itinuwid niya ang katawan. Mag-iingat ka.